13 ng Abril, Sabado, sa 5th linggo ng Kuwaresma, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Marami sa mga Hudyong sumama kay Maria at nakasaksi sa ginawa ni Jesus ang naniwala sa Kanya. Pumunta naman ang ilan sa kanila sa mga Pariseo at sinabi sa kanila ang mga ginawa niya. Kaya tinipon ng mga punong pari at ng mga Pariseo ang mataas na sanggunian na Sanhedrin at sinabi, "Ano bang gagawin natin? Marami siyang mga ginagawang tanda. Kung pababayaan natin siyang paganito, mananalig sa kanya ang lahat at darating ang mga Romano at aalisin magig ang ating banal na lugar at ang ating bansa." At isa sa kanila si Caiphas na punong pari sa taong iyon ang nagwika, "Wala kayong kaalam-alam. Hindi niyo naiintindihan na nakabubuti sa inyo ang isang tao ang mamatay alang-alang sa bayan upang hindi mapahamak ang buong bansa." Hindi sa ganang sarili niya sinabi ang mga salitang ito, kundi sa pagiging punong pari niya sa taong iyon. Sinabi niya ang propesiyang ito, "Dapat ngang mamatay si Jesus alang-alang sa bansa." Kaya mula sa araw na iyon, pinagpasyahan nilang patayin siya. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo at umahon ang marami pa Jerusalem upang maglinis ng sarili. Kaya hinahanap nila si Jesus. "Ano sa palagay ninyo? Paririto kaya siya sa piyesta?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ano sa palagay ninyo? Lahat ay may palagay tungkol kay Jesus. May kanya-kanyang palagay ang mga taong kanyang nakasalamuha, pinagaling, pinatawad at binigyan ng pangaral. Mayroon ding palagay, matinding palagay, si Caiphas tungkol sa kanya. Mas makabubuting mamatay siya kaysa mapahamak ang buong bansa. Mayroon din tayong iba't ibang palagay tungkol kay Jesus, subalit hindi niya kailangan ang ating palagay. Malalim na pakikipag-ugnayan ang kanyang hinihingi sa atin. Hindi sapat na may alam tayo tungkol sa kanya. Ang kilalanin siya ang tunay na inaasahan sa ating mga sumasampalataya. Pagsasagawa, kilalanin natin si Jesus. Huwag tayong makontento sa mga pinagsasabi ng iba tungkol sa kanya. Nariyan ang Ebanghelyo. Gawin nating pamantaya ng ating pang-araw-araw na gawain ang pagbabasa at pagninilay nito.